Hi guys, good morning. So today is 31 March 2022, Thursday, and oras po ngayon is 5 o'clock na ng pasado, 5 o'clock na ng umaga. Papunta po ulit kami ng Kato Retrobiotic Center sa Makati for our scheduled harvesting and collection of sperm and egg. So ito na po yung isang sa main procedure na gagawin sa amin para sa aming IVF treatment. So medyo excited na po kami and natutuwa. Sana po talaga magtuloy-tuloy na. Samahan niyo po kami magdasal, manalangin at wish us luck para po magtuloy-tuloy na sa aming pagbuo ng baby. Mag-update po ulit kami later. Thank you guys. Bye for now. A few moments later. Hello. Good morning po. So, nandito na nga po kami sa Kato, nakarating na po kami. So oras po ngayon ay 6:52. 7:15 po yung schedule namin. Again, sana po magtuloy-tuloy na ulit. And gusto ko lang po pala magpasalamat sa boss ko kasi pinayagan niya akong magpaalam ngayon sa trabaho ngayong araw na to. And sa aming mahal na tatay at inay sa aking Vienna kasi pinahiram po ulit nila kami ng sasakyan kasi coding po ulit yung sasakyan namin. So mag-update na lang po ulit kami mamaya. Wish us luck, sana po parehas namang maging maganda yung resulta ng collection at harvesting ng aming sperm and egg. See you later. Bye. While waiting. Anong pakiramdam mo ngayon? Ito, nilalarig at kinakabahan. Nagdala ka ako gamit eh, para sure. Kinakabahan, pero feeling ko naman kayang-kaya. Kasi nung si hysterogram niya, kinaya. Mm. Pero laki nakabahan ako kasi isang bait. You never know what to expect. Hindi ko alam kung dahil sa procedure o yung makukuha. No, siguro mix na. Ikaw, how do you feel today? Ako? Okay, na-excite din kasi siyempre dito na, ito na yung isa sa main procedure na gagawin. Malapit na sa katotohanan. Ito din kasi nakasalalay kung anong hihinat na. kung anong klase ng itlog ang makukuha sa akin kasi sa'yo naman given, okay naman. So, sana okay din. Kaya itong mga nakaraang araw talaga mula nung nagsimula tayo magpa-check up. Sinisikap ko talaga na kumain ng maayos. More on gulay, sabaw na yan. Health living. Iwas sa mga fried na ulam na yan. Yun. So, yun lang. So, sana. Kung mag-alala, nandito lang ako lagi para sa'yo. I know. Wow! I love you. Kampante naman ako. Kampante ako na ikaw yung kasama ko. Kasi alam mo naman na hindi naman ako pababaya. Sige. Bye. A few hours later. Hello po, so anong update lang po dun sa nangyaring harvesting at collection. So good news naman po, masaya po kami kasi successful at maganda po yung resulta. Wow! Bali, ang nakuha po sa akin, 6 na, ano na, oh, na matured na, tapos may 2 pong nakaabang na after 2 to 3 hours bago siya mag-mature. Tapos meron pa po uling 2 na bukas pa po malalaman kung mag-o-okay din siya. Hopefully, mag-okay din po para madami akong egg na nakaabang. Bali, in ano po, in short, bali, 10 eggs po yung nakuha sa kanya. 6 po dun is yung sure na matured na.
na pwede na i-fertilize. Tapos the remaining 4 is parang 50-50 pa siya kung makakaabot siya ng maturity. Ako naman po, ang sperm ko is 89 million, so maganda naman daw po. Thank you po. Sulit po yung ano, sulit po yung binayad, yung gastos na at pagod sa araw na to, saka sa mga nagdaang araw. Bali, ano, yung 6 matured eggs ko po, yun, isasama ko yun dun sa sperm niya, so i-inject po yun. Usually daw po pag ganun, mga 50% lang yung nabubuo talaga. So, pwedeng 3 embryos, pwedeng 1, pwedeng 2. So, according dun sa kanilang yung mga dati nilang ginagawa, usually 50%. So, okay naman kasi 6 naman po yun. Okay. Tapos, ang next na schedule na po namin is maghintay po ulit kami ng... Bali, padalawang cycle. Dalawang cycle para magpapahinga muna siya. Kasi ano po ako eh, tinulungan po kasi ako ng MMR, parang live virus po kasi siya, so kailangan ipahinga muna. Pag dinatlan po ako ng April, yung sunod na cycle ko sa May, dun po ulit kami mag-start ng monitoring po ulit at saka ng hormone. Okay. Para kung ready na sa embryo transfer. Pero yun po, yung embryo transfer, kukontakin naman po kami ng clinic kung nag-okay, kung hindi, or... yun, sila naman po ay mag-i-inform sa amin after several days. Hi guys! So ngayon po, pauwi na po kami ng Lipa. So overall naman po, okay naman yung pakiramdam ko. Medyo mabigat lang yung puson kasi dahil din dun sa procedure na ginawa. So, yun, ano lang kami, parang overwhelmed lang. Hindi namin makontain yung happiness namin kasi yun, okay naman yung nakuha. 10 eggs at 6 yung matured. So, naglo-look forward talaga kami na may mabuo doon. At sana naman po talaga may mabuo doon. So, dasal lang din po ulit kami at mag-aantay kung ano ipagkakaloob ng ni Lord. So, yun. Happy kami sa naging resulta at saka yung journey namin. Although, syempre, medyo na-delay-delay tayo kasi yung expected na OPU namin na medyo maaga na delay ng konti. Pero okay lang. Sige, part of the journey din yon. At least wala namang ibang naging problema. Wala namang sa kanya, sa akin. So, yun lang talaga. Medyo tumagal lang yung paglaki ng mga follicle ko. So, yun guys. Siguro mag-update ulit kami sa isang araw kung ano. Kasi i-inform naman kami ni clinic kung ano nang nangyari dun sa pag-culture ng aming sperm and egg, and sana hopefully this year or after 2 months maging buntis na kaming dalawa. Excited na maging daddy. Yay! Bye guys, see you later. Kaya nagkakantahan kami sa kotse habang pauwi.